Kabilang sa naiipit sa gulo ang higit 100 mga Pinoy sa Afghanistan. Nasa 35 na sa kanila ang nakauwi na sa bansa, pero ang iba naghihintay pa rin na mailikas hanggang ngayon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Nitong linggo, nakugkob ng Islamist group na Taliban ang Kabul na kapitolyo ng Afghanistan. Ano kaya ang lagay ng mga kababayan natin doon? Para kaming naghahabol sa tumaka sa mga ligaw na bala. Ganyan inilarawan ni Sir Mark ang naging karanasan niya ng makugkob ng Taliban ng Kabul. Security personnel siya sa isang hotel malapit sa airport. Kahapon pa raw sila umalis sa tinutuluyang lugar para makalipad palabas ng Afghanistan. Wala kahapon nang lumabas kami ng hapon, wala na kaming kain. Tubig lang, yun lang. Na-interview ko si Sir ngayon ilang minuto bago ang flight pa Dubai. British military flight ang sasakyan nila kasama ang apat pang Pilipino. Tinulungan sila ng kumpanya. Pero si Sir, inaalala ang maiiwang kapwa Pinoy. Yung ibang Pilipino na lang naiwan, yung nakakaawa kasi surrounded sila ng mga Taliban sa labas ng area nila. Kinumusta ko rin ang kalagayan ni Sir Ricky na nananatili pa sa Kabul. Dito sa compound namin ng company, safe dito actually. Mas mapayapa ngayon. Wala ka na maririnig ng mga gunshots or whatever na pagsabog. 20 naman sila mga Pinoy sa kumpanya na naghihintay na makalabas ng Afghanistan. Kahit natahimik sa ngayon, nandyan pa rin ang pangamba nila sir kaya gusto nilang makauwi. Kasi di namin alam kung ano yung plano ng mga new government na ito para sa mga expats at lalo na para sa mga Kristiyano katulad natin kasi they are really Muslim na extreme. Nakikipagtulungan sila sa Embahada ng Pilipinas at sa kumpanya nila para sa kanilang repatriation. May initial flight na rin sila sir ngayong araw at pinagdarasan nila na ligtas na makadaan sa checkpoints at makapagbiyahe palabas ng Afghanistan. Ang dalawang kababayan natin, tiniyak naman na maganda ang pagtingin doon sa mga Pinoy. Mga nag-checkpoint doon, mga Taliban na. So, tinatanong kung saan ang punta, anong nationality mo, gano'n. Pag-Pilipin. Okay, go. Walang problema. Sa ngayon, naka-alert level 4 at nagpapatupad na ng mandatory repatriation ng DFA para sa mga Pinoy sa Afghanistan. Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.